Ako po si, ano, si Princess Pantillas, nakatira sa Taguig City, 27 years old. Ako si Pearly Puntillas. Ako yung mama ni Princess Puntillas. Ako ulit siya nung 2 years old. Habang lumalaki siya, mga 3 years old na siya. Dapat nga, ganun 3 years old nag-aaral na. Pero parang baby pa rin siya. Nung nag 4 years old na siya, nung ko na talaga siya napansin na iba talaga yung isip niya. Pag lumalabas siya ng bahay, nung simulan ng 4 years old siya, lumalabas siya ng bahay, hindi siya makakauwi hanggat hindi mo mahanap kasi hindi siya kusang umuwi. Pag nakita ka niya na hinahanap mo siya, tatakbo siya, mabilis ang takbo niya. Tapos pag hindi mo talaga siya mahuli, hindi mo siya mapapauwi. 5 years old siya, nagsimula mag-aral. 5 years old siya, nag-kinder siya. Hindi naman sa pagmamayabang sa kanya, hindi pa siya nasiro sa kanyang test. Palaging marami siyang check kahit na ganun siya. Matalino sana siya. Kaya nga, pangarap niya maging isa siyang writer. Magaling siyang buwan ng istorya, lalong-lalo yung mga drama. Misa nga nagsusulat siya, binabasa niya, umiiyak siya. Misa binabasa ko rin kasi misa pag wala akong ginagawa, binabasa ko rin yung sinusulat niya. Ang kapal-kapal ng mga sinulat niya ng kapalian. Ang nakikita ko sa kanya, naghanap talaga siya ng taong makakaunawa sa kanya, makakaintindi sa kanya. Kaya lang, kasi dahil sa ganyan ang isipan niya, yung baka inaabuso naman siya. So, sa church, doon naman siya nagkaroon ng kakilala ng isang taga-masbati. Nabuntis na naman siya. Tapos yun na, sabi niya, kung pwede daw, magpaalam siya kung sila ng masbati. Para magbakasyon sila doon. So, hindi ako pumayag kasi nga, ganun nga isip niya, kailangan lagi akong nakabantay sa kanya, kailangan na lagi akong lagi ko siya nakikita kung ano yung mga ginagawa niya, ikukuri ko po ano yung mali, ganun. Hindi ako pumayag. Ang ginawa nila, lumayo sila ng madaling araw, alas 6 na madaling araw. Pagpunta ko ng, sa kwarto nila lang alas 6 na umaga, wala nang tao doon kahit isa. 8 months, nagkaroon sila ng problema doon, selos-selos daw ganun. Sinaktan siya, buntis siya, pinalo siya ng pinalo nito, nagkaroon siya ng pasa. Hindi mo alam anong gagawin mo ikaw na iging isa kang magulang. Makita mo yung anak mo na buntis, payat, nanunoy yung balat, ang itim, tapos makikita mo dito, ang dami niyang pasa. Kaya nanganak siya ng 8 months lang. Kasi nga, yung pagkapanakit sa kanya, kaya yung bata ngayon, 8 months lang, kaya yung isip niya, mas matindi pa sa kanya. In our developmental system, merong mga normal development at merong hindi naman normal. Yan nakikita sa kilos at saka sa salita ng bata. Kuminsan, highly intelligent ang mga autistic children, kuminsan naman meron silang mga limitations of kilos. Wala naman sinasabing na mama na autism. Kaya lang, lumalabas ito sa development ng isang bata. Naalalayan ko siya. Tinuturo ko sa kanya kung paano mag-alaga ng bata. Ganito, ganyan, lahat-lahat. So, kaya gusto ko nasa akin lang siya lagi. Ang isang magulang, sana mahalin nila yung anak nila at hindi nila sasaktan. At aalagaan nila ang bata para sa kinabukasan. May mga pangarap din ang anak natin sa buhay at suportahan natin bilang isang